Idol. Narito na ang programang Idol Connect. Ang palatuntunang magbibigay oportunidad at tulay sa tagumpay ng pagninegosyo. Idol Connect. Magbibigay kaalaman patungkol sa makabagong teknolohiya at pagpapalago ng pangkabuhayan. Idol Connect. Magsisilbing gabay sa mga konsumidor sa pagpili ng angkop, tikalidad at abot kayang mga produkto. Idol Connect. Ang programang mag-uugnay sa tao at pamahalaan. Idol Connect. Mga Idol, connect na! Idol Connect! Samahan si Idol Makol mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lang sa mas pinagkakatiwalaang himpilan sa Gabicolan, 89.1 Idol FM Legazpi, sa Bicol Idol! Good morning, Pilipinas! Good evening, America! Opo, lahat po ay magkaugnay. At ngayon po, muli ha, tayo ay magkakaugnayan. At meron din tayong makakausap sa iba-ibang parte ng Pilipinas at mundo. Muli po, ito si Idol Makol Bolaños dito sa ating programang Idol Connect! Kasama ko sa control si Idol Bell. At nandyan po sa kabilang linya ang ating sambahayang ginto, Household Gold Global Atomy Team, sa pamumuno ng aming team leader Sharon Rose Master Gerard Merandilla dyan sa Statham, Georgia, USA. May mga kasama rin tayo sa muli ha, si Sales Master Daryl Baharo dyan sa California, USA. Nandyan din po Sales Master dyan sa Camarines Norte Atomy Center, si Bro Oji Platon. At mamaya po papakilala sa atin ang isa nating kasama sa grupo dyan sa Zamboanga City, para po magbigay ng kanyang sharing o testimonya tungkol sa kanilang experience sa isang produkto ng Atomy, yung pinaka-flagship product ng Atomy. Kaya mga idol, nasaan man kayo ngayon dito sa inaabot ng signal ng 89.1 Idol FM, at sa mga nanonood sa ating live stream, samahan niyo po kaming muli, mga ka-idol. Dahil ang ating pong pag-uusapan ay mapupulutan niyo ng aral. Hindi lang aral, kundi kaalaman dun sa bagay na pwede rin maging benepisyo sa inyong pagtangkilik ng produkto ng Atomy. Ako po, ito si Idol Makol, ay talaga namang buong puso't isip pa. Nandiyan na po para ibahagi ang mga dagdag kaalaman, pati na rin po ang oportunidad na pwede rin mapa sa inyo pagka po kayo ay patuloy din naaalamin at magiging bahagi ng kumpanyang Atomy. Bago po natin tawagin ang ating mga ating bisita, special guest dito, Sir Gerard, paki-introduce ka mo po muna kung sino sa atin ang magbibigay ng konteksto ng ating pag-uusapan at kung anong produkto na naman ang bigyan natin ng daan sa programang ito. Sir Gerard. Magandang umaga po, Bicolandia, Maray na Aga, Legazpi Albay, as in buong kapalibutan kang Bicol. Sa ating pong mga viewers and listeners, magandang umaga po sa inyo. Idol Makol, magandang umaga po, at mga kasama ko po dito ang mga sa panel natin, si SM Brother Ogi, SM Brother Daryl, at ang ating bisita mamaya. Pakilala natin yan. Okay, ngayon mga friends, ay isang araw na naman po ng pag-uusap-usap natin na iuugnay na naman po natin ang kwentuhan para po sa pinakamaganda nating produkto, yung ating pinagsimulan ng lahat. Bakit po nagkaroon ng Atomy? Ayan po ay ibibigay sa atin ng ating IT expert,
Diyan po sa California, all the way from California. Tawagin ko na, hindi ko na ito papatagalin mga friends. Ang ating Sales Master Brother Daryl Bajaro. Magandang umaga po sa lahat, magandang gabi, magandang tanghali, no? Kung saan man kayong dako sa mundo, magandang umaga sa iyo dyan, Idol Makol. Yes, ang pag-uusapan po natin ngayon ay na-discuss na po natin sa mga nakaraang programa natin, yung ating flagship product po ng Atomy. Ang tawag po dyan ay Himuhim, no? Yan po ang number one product ng Atomy. Ibig sabihin flagship, siya yung pinakaunang-una at siya yung pinaka-namamayagpag sa lahat ng produkto ng Atomy po, no? Ang Atomy po ay kinukonsidera na isang regalo ng South Korean sa buong mundo. Kasi natuklasan nila yan na napakabisa sa kalusugan ng tao. To the point na yung mga may sakit, gumagaling, pero hindi po siya gamot, ano? Supplement lamang po siya. At kung wala ka pang kasakitan, hindi ka magkakasakit. Yan po ay aking personal experience na for 2 years, nagsimula po ako sa Atomy. Yan ang aking una-unang produkto na kinuha po sa Atomy. At napatunayan ko nga po yan, ni sipon, ni sakit ng ulo, ni kapaguran, hindi po ako nakakaramdam niyan simula nung nag-take ako. For 2 years, hindi po ako kahit sipon man lang, nakalimutan ko na yung kung anong pakiramdam ng may sipon, ano? So sabi nga nila, sana all. Ngayon, kung gusto yung maranasan din, subukan niyo po ang bisa ng Atomy, ng Himuhim sa inyong kalusugan. Subok na po yan ng 16 million members na nakasubok po ng Himuhim. Kaya nga po sa loob ng 13 years, ang Himuhim po ay talagang namayagpag sa buong mundo at yan po ay naibenta na, no, sa buong mundo at nagbigay ng revenue sa Atomy ng $1 billion simply by Himuhim. Diyan na nakikita kung gaano siya ka-effective. Ang Himuhim po, 8 years po yan na yung testing na tinatawag. And 6 years po ang clinical testing. Pag sinabing clinical testing, nandiyan po yung lahat na ng scientists, doctors, at tinest po sa lahat ng uri ng tao. Yung may sakit, babae, lalaki, payat, may weight. At maging sa hayop na rin para, di ba, kasi pwedeng aksidenteng mainom yan ng mga hayop and then yung pala lason sa hayop pero okay sa tao. So, yan po ang sinasabing clinical testing. Patented po yan sa lahat ng major countries around the world. Pag sinabi pong patented, allowed at testing mismo doon sa mga bansa kung saan siya nakukuha din ng mga citizens nila, no? In fact, available yan sa Canada kung saan na napakahigpit po ng Health Canada, maging sa Estados Unidos, Australia, at sa ibang dako pa ng mundo, lalo na rin ang Japan. Mahigpit po ang Japan din sa kanilang mga supplements. Marami po yung citations and journals globally na makikita ninyo sa... I-Google nyo lang yan, no? Nasa PubMed... publications at citations na website ng NIH.gov, pagmamayari po yan ng US Department of Health. Kung gusto yung isaliksik ang Himuhim, napakadami po dyan na makikita ninyo. Ngayon, Idol Makol, sa ating mga kasamahan dito, gusto ko lang i-explain kung ano ba talaga ang nangyayari pag ininom mo ang Himuhim. Likido po siya, no, pag ininom ninyo. Ako, tinitake ko siya one per day. So pag ininom mo yan, ang gagawin po ng Himuhim, which is hematopoiesis, production of blood, I is for immunity, M is for modulation. And then yung hemo means hemoglobin. So dugo, no? Dugo. Pag ininom po natin yan, ang ginagawa po ng Himuhim sa ating sistema ay yung tatlong masasabi nating nagtutulungan sa ating sistema, yung NK cells, immune cells, saka cytokine, yan po yung ating armed forces sa loob ng katawan. Kaya pinapalakas po yan. So yung Himuhim, didiretso po yan sa bone marrow at kumbaga yung bone marrow natin, factory po yan ng dugo. So ang ginagawa ng Himuhim is palalakasin yung ating bone marrow para mag-produce ng mga bago at sariwang dugo. Okay? Ngayon, sa pag-produce po ng sariwa at bagong dugo, kasama po dyan yung stem cell. Yung stem cell po ay raw material ng ating katawan. No? Pag bago lagi ang stem cell, kaya nga yung mga babies, medyo controversial yung stem cell kasi sabi nila, kunin daw yan sa mga babies. No?
which is yung mga babies na nawala na or maagang nilisan ng mundo, kunin daw yung stem cell doon, which is ayaw ng mga, alam mo na, labag sa mga ganung pamamaraan. Ang sinasabi ko lang po, ang pag malakas ang ating stem cell at nagpo-produce yung ating katawan ng stem cell, na yan ang ginagawa ng himuhim, hindi po tayo nagkakasakit. At kung tayo may kasakitan, lalabanan po yung sakit na yon. Mga pamaraan po ngayon na Idol Macol, ang tinatawag nating immunotherapy. Okay? Yung immunotherapy, yan po yung pinapalit nila ngayon sa chemotherapy at radiotherapy. Kung kayo po ay may cancer, no? Ang sabi na nga, lalo na sa Canada, may nakausap akong cancer patient. Sabi niya, kumusta ang chemotherapy mo? Sabi niya, hindi na ako dumanas ng chemotherapy. Ang bago ngayon, bibigyan ka ng option. Immunotherapy, chemotherapy, or radiotherapy. Pinili niya immunotherapy. Ano ibig sabihin nun? Palalakasin mo yung immune system mo para labanan yung kasakitan. Okay? So yun ang makabago ngayon, na find out nila na mas mabisa pa doon sa chemotherapy. Ngayon, para sa mga nagki-chemotherapy, pwede mong sabayan ng immunotherapy. Ibig sabihin, kung ikaw nagtitake ng cisplatin, yun yung chemotherapy, yun yung gamot na kung saan naglalagas ang iyong buhok, nangihina ka, lagi ka na lang nakahilata sa alam niyo na, sa higaan ninyo. Pag sinamahan mo yan ng himuhim, yung immunotherapy, yung mga adverse effects nun, hindi mo mararanasan. Paglalagas ng buhok at panghihina, yan ang ibig sabihin ng immunotherapy. Papaabutin ba natin sa puntong tayo pa'y magkasakit bago natin na i-take yung immunotherapy? Hindi po. Ang immunotherapy, pwede na po nating gawin yan kahit tayo'y walang sakit, para maiwasan yung mga malulubhang sakit at yung mga autoimmune diseases, no? Hindi kakapitan yung ating katawan kasi malakas ang ating stem cell na laging nagpro-produce ng mga bakabagong cells, no? Para tayong baby uli. Kaya nga pag uminom ka niyan, hindi ka manghihina, para kang baby, para kang teenager. At yan ay masasabi ng ating guest ngayon, no? Sa tungkol sa diyan sa ating himuhim. Yan po, Idol Macol, ang aking maidadagdag. Ayan ha, mga idol, napakinggan nyo, napanood nyo po ang isang IT expert, pero parang health expert na din. Sa akin po, ayan ha, may mga bago na naman akong tutunan sa iyo, ha, Sir Darrell, ha, yung immunotherapy. Na kumbaga, ginawa na lang ato mi, ano, with the himuhim. At saka bilang isang IT expert, isa lang po din ito sa patunay na hindi lang po siya expert sa IT, kundi siyempre yung access kung paano hanapin ang mga information bilang IT expert ay pwede. At patunay na available, ha? Available sa net. I-google nyo ang mga information na mga yan, dahil hindi po matipid sa information ang Atomy. Tingnan nyo po nga yan dyan, ya, sa PubMed, ah, sa isang, sabi ni Sir Darrell, na pag-aari ng gobyerno ng Amerika, ang information ay napakayaman sa ganyan sitwasyon, ano? At saka dito po sa ating programang Idol Connect at with Atomy, iba-iba pong tao, iba-ibang level, iba-ibang profession ay nagkakaroon po ng pare-parehas na kaalaman at eksperyensya na pwedeng mapulot dito sa Atomy. Kaya maya-maya may makakausap po tayo na ibang experience naman. Noong mga nakaraan po, nakausap natin dito si Doktora Pinky D. Alcaoy, isang OB-GYN dyan sa Sorsogon Atomy Center. Nag-discuss din po siya ng himuhim at kanyang experience, ha, na nakuha sa paggamit ng Atomy products. Si Dr. Tin Pases Magno, taga-Tiwi pero nandyan ngayon sa Calapan City sa Mindoro, center head din po ng Atomy Center doon, ay mayroon din pong experience sa Atomy, sa paggamit ng Atomy. So maya-maya po, matapos ang ating mga paalala, ay pag-uusapan na natin ano ba yung experience sa Atomy ng ating guest ngayon. So bago yan, yung ating commercial, batiin ko muna si Primong Jun Bulanos dyan sa Sabang, Pamilya Bulanos Ribares Credo dyan sa Sabang, Legazpi City. At kay Sir Romeo Biron, ang grupo ni Bro OG.
At dyan sa pamilya ni Sir Romeo Andes, dyan sa CP Daraga Albay. Nice meeting you, sir, at sa iyong buong pamilya at team. Happy birthday rin po kay Robby. Yan sa Valenzuela City. Hello po kay Ma'am Galay Annalyn. Thank you for watching. Sa aking pamangkin dyan sa Pangasinan, magandang umaga po sa iyo dyan, Jen. Hello po, DM Annabel Dinglasan Derek, si Ma'am Alisa Claveria ang nag-greet sa iyo. Malamig na umaga ka Atom Yans, maulan dito sa Davao. Masarap na sabaw with egg and Atomy potato ramen. Watching from Davao, Idol Macol, maraming salamat po. Si Ma'am Ayma Milena Maasin, magandang buhay po sa lahat. Mapagpalang araw po ang maidudulot ni Atomy Himuhim para sa kalusugan ng lahat. Be well while earning sa Atomy. Yan si SM Mylene Platon. Good morning, Alisa Claveria at mga ka-Atomians. Watching from North Carolina, si Ma'am Annabel Dinglasan Dedrick. And akausapin na po natin ang ating guest, ha? Galing pa yan dyan sa Zamboanga City. Pero ipapakilala po sa atin ni Bro Oji Platon, Sales Master sa Atomy, na nandyan ngayon sa Camarines Norte Atomy Center. Bro Oji. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Idol Macol, magandang morning. Hello world. Umaga, tanghali, hapon sa lahat po na nakakarinig sa aming tinig. Magandang araw po. Ngayon po ipapakilala ko ang napaka-special po natin na bisita ngayon, no? Siya po ay from Zamboanga City, no? At talaga po namang ito ay hindi matatawaran sa experience ng buhay. Nakikita niyo po. Ngayon ay siya po ay isang retired private school teacher. At ang expertise po niya, yung HR practitioner siya ngayon. Siya po ay expert din sa mga organizational development and system analysis. Ako, napakalalim po. Ano? Talaga namang madaming experience ito. At hindi lang po yun. Marami po siya mga experiences dito sa isang produkto na talaga pong bibigyan niya ng kulay. Ngayon, ang tinatawag natin na Himuhim. Hindi ko na po patatagalin at talaga pong excited kami sa pakikinig, no? Makikinig kami sa iyong mga sasabihin niya yung araw nito at tatalakayin. Ibinibigay ko na po ang time kay Sir Mario Orbigoso. Take it away, sir. Good morning. Yeah. Yes, good morning, Philippines. Good morning, world. Thank you for giving me the chance. Ako po ay si Sir Mario Navarro Orbigoso. Tubo po ng Basilan, pero narito po ako ngayon kasalukuyan sa Zamboanga, kasama po ang aking mga pamilya. Ako po ay, tama po yung sabi ni Sir Ogie, ako po ay not actually retired, siguro kasi mayroon pa man din mga estudyanteng dumarating sa buhay ko, ako pa naman continuously nagtuturo. Pero ang concentration po ko ngayon ay sa mga kumpanya ang aking hinahawakan ngayon na ako po ay isang HR practitioner, tinitingnan ko po yung mga systems nila, at kung mayroong dapat baguhin, babaguhin ko at saka yung pag-aayos po ng kanilang organization. Ako po ay nakapag-asawa din. Ako po din po ay may asawa. Hindi nyo po tinatanong. Ako po ay 65 years old but still very active. Age is not a hindrance for me to do this Atomy. Now, gusto ko lang po i-share sa inyo po ang bahagi po kung saan po ako ay nahumahiling talaga sa Himuhim. Kung bakit po ako ay naging talagang love po talaga yung Himuhim. Allow me to share. Si Sir Mario po, ano, tingnan mo yung itsura niya, parang hindi 65 years old. Parang mga 59 pa lang. Oh, kina mo yung kuwan, press ko ang pisngi. Sige po, nakikita na namin ang nasa screen. Naka-slide pa ba? Hindi pa yata naka-slide. Ayan, okay na po. Opo. Okay, ayan po ang aking butihing asawa. Sa kasalukuyan po, ako po kanya talaga ay I am teary now, no? Binigyan ako ng pagkakataon ni Sir Gerard on our 42nd wedding anniversary. Kaya talaga pong hindi ko po pwedeng hindi pagbigyan. Yung trabaho po ay nandyan lang yan. Pero itong pagkakataon na binigyan sa akin para i-share, no? Talagang akma. Actually, nang tumatawag ka na si Sir Gerard sa akin, ako po ay, kami po ng misis ko ay 5:30 na sa simbahan po, kaya hindi ko siya masagot.
we attended for a mass and we asked the priest to bless us on our 42nd wedding anniversary. Happy anniversary, okay? Po. Yan po ang aking malaking pamilya, no? Talagang productive din po tayo, no? Misis ko po ay taga Silang Cavite, pero narito po kami, kasama namin nito po mga anak ko, mga apo ko. Ayan, kahit saan po kami pupunta, talagang very close family po kami. Kahit sa mga outings namin, hindi po kami po pwedeng magkahiwa-hiwalay. Nandiyan po kami magkasama. Kaya lang po, dumarating po sa puntong minsan, yung hindi natin inaasahan ay hindi natin inaasahan talaga na dumating. Na hindi po namin akalain, nung May 1st, nung 2021 po, ito po ang dagok na dumating sa buhay namin. Si Mama Resi po ay nagkasakit ng COVID. At early stage po, kinakausap ako ng mga nurses kung po pwede daw po, pipirma na po ako ng waiver dahil gusto nila po i-intubate si Mama Resi, which I did not. Sabi ko, bakit i-intubate? Sabi ko, eh kayang-kaya, tumataas pa naman kasi ang kanyang oxygen level. Kasi when we went to the hospital, ang oxygen level ni Mama Resi, Sir McCall, is 40 na lang po. Mm-hmm. And being... ako po ay taga-hospital din po ako. Dati po ako nagtrabaho sa Brent Hospital. Alam mo kung ano ibig sabihin ng 40 na lang ang oxygen level. Patungo na po doon sa dulo na walang hanggan. So sabi ko no, pero pagdating namin ng lagyan siya ng oxygen, eh tumaas naman po, naging 87, naging 90. Sabi ko, ba't ako pipirma? Ba't ako magpapalagay ng intubation? Sabi ko, magpap-intubate ako sa kanya. Eh alam ko kung paano kahirap ang pasyente ko intubated siya. So sabi niya, pumayag. Sabi ko, hindi ako pipirma dyan. Sabi niya sa akin, sir, pirma lang po kayo na ayaw niyo. Hindi ko sasabing ayaw. Ang sasabi ko, hindi pa panahon. So at the end of the day, nang kami po ay lumipad din sa isang hospital dahil doon sa Brent, eh, hanggang kwan lang po kami, kahit natagaroon ako na at that time, eh, hanggang pintuan lang po kami ng emergency room. Kaya yung anak ng isa, mayroong ang ninang niya ay director doon sa kabilang hospital, nakalipat po kami. Kaya lang, hindi po ako pinayagan maging watcher niya kasi at age 60, time that I was already 62 that time, eh hindi po pwede na maging watcher ako. So yung anak ko isang nag-watcher. Ito po, ito yung machine na kung saan po, instead of nagpuan siya, mag-dialysis, ang ginawa po yung hemofusion, diretso po yan sa kanyang lungs, hinihila po yung kanyang dugo at nililinisan. Kaya lang yung anak ko po, nang during that time na nagbabantay siya, napapansin niya sa nanay niya, parang hindi na nangangangilala. Yun pala po, nawala na po yung kanyang memorya. Tapos eh, 15 days po kami sa hospital. Eh, siyempre, talang gastusan talaga ng malaki. Ako naman ay nagpapasalamat sa mga indos ko, sa mga friends ko na talaga nagpadala ng suporta. Eh, sa awa ng Diyos naman, eh, lumabas kami ng 15 days. Medyo okay-okay na si Mama Resi. Kaya lang, yun lang yung nakita namin na talagang hindi siya makakalakad ng maayos. Naglagasan yung kanyang buhok. Tapos ang blood sugar niya tumataas. Ang kanyang blood pressure ay hindi bumabawa ng 160, 180. So talagang parang may bomba kami sa warob ng bahay na dala-dala namin nang siya lumabas. At sinabi pa sa amin ng doktor, Sir Mario, kailangan mo ng oxygen. You know, we still spend more or less 50 tons of oxygen sa bahay para lang tulungan si Mama Resi sa kanyang paghinga. But praise enough na dumating po sa buhay natin, ayan si Mama Resi while transport. Ito, nag-celebrate siya ng Mother's Day, May 9 of 2021 sa hospital. Yan, nakatikwan niya, pero wala yan sa kanya. Ano. Hanggang yan po, lumabas po siya. Yan, hindi siya nakakalakad. Sinalubong namin sa bahay. Eh, talagang ano, I tell you, para siyang gulay, nasa loob lang siya, sa kama lang siya, na pinapalitan namin ng pampers. Wala talaga. May nagkakaw na improvement, pero hindi pa talaga totally ano. Hanggang sa iyan, dumating sa buhay namin ang hemohim. No? Hindi ko alintana ang nagpakilala sa akin diyan nung una, sabi sa akin negosyo, sabi ko wala akong kapital, no. Pero nang tuloy-tuloy akong nakikinig, always Sir McCall, I was so present before of all the STPs at dito nila, doon ako po na antig sa produktong hemohim nang sinabi nila sa akin, ito ay hindi gamot but ito ay nakakatulong na mag-improve ang iyong immune system. Kaya nang magsimula nung uminom si Mama Resi, ang first order ko ng hemohim is September, dumating yan October 6. Ayun, ito po ang mga records. Meron po akong daily records. Kinukuha ko yung kanyang blood sugar, yung kanyang blood pressure, yung oxygen level. Yan na po, magmulang nang uminom si Mama Resi noong October 6, kinabukasan, parang nagdahilan na lang po. Yan ang mga records. Talagang daily ko po kinukuha yung
pati ang diabetician niya na pinupuntahan namin, nagpapa-check up. Nagulat pa talaga, bakit nagkaroon ng impormasyon? Inamin namin siya niya, Doc, pasensya ko kayo, sabi ko, on top of your medicines na binibigyan sa amin, meron po kaming food supplement. Sabi na ng doktor, sige po, kung ngayon may nakakatulong, hindi ko po kayo pipigilan. So from 12 medicines sa ininom niyang araw-araw, nagiging 3.5 na lang po yan ngayon. So mm-hmm. ang laki po talaga ng katipiran kung tutusin. Instead, I was spending before monthly is almost 7,000 to 10,000 na mga gamots niya, kasi ang mamahal ang mga gamot niya. Eh ngayon, wala. Eh nasa almost, binibili ko, almost 2,000 na lang siguro yun, wala pa. So yan po, pati itong blood pressure niya, naging normal po siya. From dati 160, 180, over 100, 120, eto na po. Ang kanyang blood pressures na kinukuha ko po every morning yan. Yan po, ito po ang pulse oximeter readings niya. Hindi na po yung 40 dati o 60. Yan na po, ito na po ang kanyang pulse rate po. Medyo okay na siya. Actually, ngayon, ayaw na niyang magpa-report ng kanyang labandera. Sabi niya, kaya ko naman, pagtipiran ko na lang natin yung 350 a day na maglabada. Wala namang gagawin masyado. Yan. Ito po ang kanyang blood sugar po. From dati na nasa almost 200 plus, ngayon ito na po, nasa normal na to. No? After taking Hemohim, October 7, 85 to 108 na lang po ang kanyang ang readings diyan. Ito po, ito din yung hemoglobin niya. Before nang mag-Hemohim, yung 28 na yan, September 28, at saka ito po ngayon, noong January 3, 6.8 na lang po. Yan, hindi po yung story lang, talagang meron talaga po ng meron po talagang evidence po talang ano po yan. Oh, yan ang ano niya, from 7.83 nagiging 6.18. Kaya talagang effective talaga. Hemohim is a natural and herbal supplement siya, no? Hindi siya medicines. Tingnan niyo, napaliwanag natin to na hemo is short for hemoglobin. H is an abbreviation for hematopoiesis production of blood. Is an abbreviation for immune. M is abbreviation for modulation. Him also means strength in Korea. Not only in Korea, even in the Philippines. Yan, tingnan nyo. Ang nangyari kay Mama Reyes, from bed, ayun, nakalakad ng konti, o yun. We attended the first mass after kanyang pagkagaling. Ayun, nagmumuling na. Naggrocery na. Oh, yan ba ang daano? O, tin mo yan from here na kailangan siyang magkaroon pa ng walker para lang magpunta ng CR. Imagine that. Ngayon talagang I am so grateful about him. Kaya ngayon, kahit na sabi minsan sa ng iba na kung mag-introduce ka ng Atomy, kailangan bumili muna ng toothpaste. No, ako direkto na kaagad. Tulad kanina, sabi ni Sir Macol, ilang taon ako, akala niya 59 lang ako. Pagka ako'y nakikita ng may nagtatanong sa akin, anong age ko, pati mo sasabi, dahil yan sa Hemohim. Walang ibang dahilan. Hemohim lang talaga. Kaya nga ang grupo ko dito sa Tambuwang ang panyangalan kong Hemohim the Great. Kasi the Great. Parang talagang wala kang At saka, hindi lang siya as food supplement, no? Na nakakatulong. At ang mga testimonials ngayon, ako na lang, misis ko na lang, ha? From diabetic, naging okay siya. Talagang she's really a living testimony. Tingnan nyo. Yan. Noong mahal na araw, Sabado, pumunta, nag-travel na kami. Kaming tatlo, yung anak ko si Jolo, ako, nagpunta kami ng Basilan dahil dadalawin namin na meron kami nabalitaan na mayroong may sakit na bedridden na gusto namin i-introduce at ipakita ko siya na ang nagagawa ng Hemohim sa buhay ng tao, no? Yan, yan ang bedridden na barkada namin at they were so amazed na makita nila si Mama Reyes na nabalitaan nilang nagkasakit pero yet nasa harap nila na talagang giliw-giliw sila dyan. At ngayon si Mama Reyes, dati siya lang ginagamit kong experiment or pero ngayon, pag kami bisita dito sa bahay at magtatanong about him, siya na ang nagbabangka. Kayo, sa harap ng TV, ilalabas niya lang yung aking mga files natin dyan sa Atomizen. Ayun, siya na nagpapaliwanag. Ito nga, isa yan sa bisita namin dyan, cancer victim yan. Cancer victim. May schedule siya na magpapa-opera yata. Yung sabi niya, hawak-hawak niyang hemi. Sabi niya, hindi na ako sir magpapa-opera sir. Ito na lang sir ang inumin ko. Sabi niya, mahirapan pa tayo ng magpapa-opera samantala kung inum pa lang hemohim, nagiging okay naman pala. Ayan. So tayo lahat tayo, mayroon tayong pag-asa. Always, Diyos ang nangunguna sa buhay natin.
Yan, ito, Mother's Day last year, anong 21, nasa ospital siya. Pero last year, May 8, Mother's Day, ayun, nasa Alabar Seafood Restaurant na siya. Masayang-masaya kasama yung pamilya namin, kasama yung mga anak. Ayan, yan ang pinapatrabuhan ko ngayon sa hapon, 6 o'clock to 9 o'clock, narito ko sa Alabar Seafood Restaurant. Yan ang mga anak ko, ayan, talagang mga anak ko. Talagang masayang-masaya kami. I always say it's because of him, no other thing. Yeah, ito din ang kagandahan. Bukod sa natin na kakatamasa tayo ng ating mga magandang kalusugan, uy, may kitaan pala, no? Nakakatulong ito. Sa simula, mahirap kang maghanap, mangumbinsin ng tao. Pero tulad ko, with experience ni Mama Resi sa kanyang hemohim, ang dali kong nakakuha ng mga downliners ko. Yung miniembro ko, ayan, tuloy, dumarating ang biyaya sa akin. Nakakatulong din pagka sabi, oy, bibili na tayo ng products, oh, mag-withdraw tayo doon sa ating ano, di ba? At saka at the end of the day, kung masipag ka lang dan, tawagan mo yung mga downliners mo, mangumusta ka para, ayun naman ang ano eh. Dito sa Atomy, ang chismisan, ang marites, may bayad. Nagkakapera. Hindi tayo naninira ng tao dito. Ichichismis mo yung nangyari sa kabuhayan mo, nangyari sa pamilya mo tungkol sa himuhim. That's one thing. Eh, tinan mo. Monthly, meron akong natatanggap na ganyan. So, well, yan, kaya kanina, natumatawa si Sir Gerard, eh nasa simbahan kami. Actually, for the past months, nanonood na, pagka kami nagsimba ni Mama Resi, everyday, ako everyday talaga, meron akong TV na nagmamas ng 5:30, talaga nag-attend ako, even Sunday mass. Pero kanina sabi ko sa kanya, no, kagabi sabi ko, mulat man, mag-ulan man bukas ng baka tayo magsimba. Kaya natumawa si Sir Gerard, wala kami. At ito, na pinayagan, dines kami ng pare, no? At nagtanong pa sa akin, sa amin ni Mama Resi, in 42 years, nag-iibigan pa ba kayo? Eh, syempre, ba't kami narito ngayon sa simbahan? No, di ba? Sir Mario. Kaya lang, hindi ko siya makumbida nasa bahay dahil wala akong handa. Sir Mario. Sabi ko, opo. Nakita ko yung hirap na pinagdaanan, yung experience, pati yung gastos. Opo. Sa dulo ng iyong presentation, matapos ang ginhawang nakamit, may dagdag at tuloy-tuloy na ginhawa na pwedeng maibalik yung ginastos doon sa mga pangyayari dahil nakilala mo si Himohim. Nakita ko rin yung screen na meron kang natatanggap. Alam mo, nakaka-relate ako kasi meron na rin po akong natatanggap unti-unti dito sa Himohim dahil sa Atomy. Kaya ako tuwan-tuwa po ako doon sa presentation mo, ha, sa pagpakita mo ng ebidensya doon sa nangyari ng asawa mo. Siguro ngayong 42nd anniversary nyo, hindi ganyan ang tayo nyo kung hindi mo natagpuan si Himohim. Malamang nasa kama pa rin o kung minalas, baka hindi na habang kayo ay nag-anniversary, baka nakahiga pa rin siya sa kama. O kung medyo minalas, baka hindi na inabot yung 42nd. So maraming salamat sa Atomy at kay Himohim. Kaya dun po sa ating mga listeners, mga viewers, kayo po ay hindi namin basta sinasabihan ng mga bagay-bagay, kundi meron po tayong ebidensya. In 2 minutes, tapos na po ang ating programa. May nais ka pa po bang dagdag sabihin sa ating mga viewers and listeners, Sir Mario? Opo, Sir Bacol. Gusto ko lang po pasalamatan po ang aking mga bossing, ang mga pamilya Chong, ang Alabar po, aking makasaman. Alam ko ngayon, naka-tune in sila sa Facebook natin. Gusto ko po din sila pasalamatan kahit papano po ay nakakaintindi din po sila, no, sa ano. At saka, ang kinagandahan po dan po dito ngayon sa Zamboanga City po ngayon, dahil meron mo na po kami ngayon center, no? Yung Zamboanga Peninsula Center na talaga pong ang laki pong na itutulong sa mga miyembro ko. Kasi sa ngayon po, kung magpapadeliver po kayo sa LBC, medyo kailangan nyo po ng 15,000 worth para makadating po sa inyo. Pero with the center na meron po kami ngayon, under ni Ma'am Gloria Pidor, doon lang nyo po ipapadeliver ang products po. Libre po. Wow. Wala pong delivery fee. Mm-hmm. So ang laki po talaga po. Ang laki talaga po. Kaya nga sabi ko, maski yung mga taga-Basilan, mga miyembro ni Sir Ping o sino pa man dyan, pwede sila po kasi nagpupunta mo sila araw-araw dito sa Zamboanga. Why not order sila sa center nila ipapakuha? Hindi, libre pa. Kasi yung mag-antay ka ng 15,000 para mag-deliver sa bahay. Sir Mayo, so, pinsan buo po ako dyan sa Zamboanga City. Sasabihan ko na hanapin yung center nyo para matulungan din siya ng Atomy Products. Mahigit si center niya. Bigyan niyo po yung cell number ko po para later po. Sige po.
I-send ko po sa kanya later. Sige po. Maraming salamat, Sir Macol, sa pagkakataon nito, Sir Gerard, Sir Ogi, Sir Daryl. Thank you very much. You have really given me a wonderful 42nd wedding anniversary gift. Thank you. Maraming salamat, Sir Mario. I am happy na nakasama ka dito sa programa. Dati nakikita lang kita sa Zoom at nanonood dito sa ating Idol Connect. Ngayon po, nandito ka again. Happy 42nd anniversary. Tapos na po ang ating programa. Ako na lang po ang magpapaalam para sa grupo, sa ating pong team sa Sambahayang Ginto, dyan sa Georgia, kay Sir Gerard, dyan sa Camarines Norte, kay Bro OG, sa California, kay Sir Darrell, Sir Mario Orbigoso ng Zamboanga City. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang bukas po, muli tayong magsama-sama dito sa Idol Connect. Mabuhay mga idol, and again, happy 42nd anniversary, Sir Mario, dahil talagang happy ang inyong wedding anniversary dahil dyan sa great power ng Himuhim of Atomy. Sa pangalan po ng aking kasamahan dito sa Idol FM with my partner sa control, Idol Bell, maraming salamat mga idol. Bye-bye!